So, magluluto tayo ngayon ng sinigang na bangus. Sinigang sa miso. So, i-ready ko lang yung mga gulay at sahog. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Miso yan. Kasi, since na isda ang ano natin. So, ang gagawin ko, inalagay ko muna itong gabi. Tsaka yung sibuyas. And then, may gabi dito. So, ayan. Isang pirasong sibuyas na medyo malaki na. And then, isang pirasong gabi. So, ito yung gabi. Medyo matigas siya, diba? Matagal siyang maluto. So, dapat siya natin una yung ilunod. Ayan. Kulo natin siya. And then, since kumukulo na yung tubig, isusunod ko na ngayon yung kamatis at sili. So, hindi ko na siya tinutol kasi gusto ko siyang ano, na malaki siya. Ayan. Para masarap. Tsaka mamaya ko tsalain na lang siya pag malambot. Di mo din, madali na lang siyang ano, mabali. So, ayan. Lagay na rin kamatis. Yung kamatis, ano to, apat na piraso. So, ayan. And then, hindi ako gagamit ng angkong kasi since na ano siya, miso nga. Gusto ko, ano? Ano ito, te? Labanos? Hindi. Ba ito? Ay, labanos tuloy. Anong gulay ito? Tignan, nawala na sa isip ko. Masa yan. Yan ang gulay ko. Instead na, dala mo, napagod kasi ako, kaya hindi ko na alam yung pangalan ng gulay. Pero masarap to. Ito din kasi yung ginagamit kapag ano, alam mo yung magana kayo, magsasanggip kayo. Ito yung masarap ibalot sa karne kasi manghang to eh. So, instead na ang gagamitin mo ay ano, lettuce. So, ito yung mas nakakaano, nakakamura ka. So, ayan, kumukulo naman na, ilalagay ko na to yung miso para ma-dissolve na siya. Kasi medyo struggle din ako minsan dito mag-dissolve. Kapag ilalagay mo siya sa, alam mo yung pagitna na, so dapat pala, sa bungad pa lang, ihuhulog na siya para i-dissolve na siya. So, ayan. And then, maglalagay na tayo ng asin. So, pinag-alo-alo ko na yung mga sangkap niya kasi, yung fish natin, madali naman siyang maluto. Kaya, pinaghalo-halo ko na yung ingredients niya. And then, ang gamit ko ay rock salt. Pinapansya ko lang siya. Though, meron ako mga measuring dyan. Hindi ko ginagamit masyado pag cooking. Kasi, gusto ko more into pansya. Kasi, doon ako sanay. And, kumukulo na siya. And guys, ito yung binili ko sa Ilo. Kung nakikita niyo sa review ko, ito yung pang soup. So, ito na yung ginamit ko. Ginamit ko na siya last week kasi nagluto ako ng bupis. Pero hindi ko na siya binlog kasi meron akong previous na bupis na niluto ko na last year. Kaya hindi ko na lang siya in-upload kasi meron na nga ako noon. Ayan. And then, nabusy din ako noon kasi marami akong niluto. So, ngayon lang ako nag-vlog ulit. Kasi marami akong mga binibili sa Lazada. Gusto ko munang i-review lahat yun. Ayan. Ang next dito, gusto ko rin na may sili. Ilan ba ito? Dalawa? Tatlo? Dalo. So, ayan. Hugasan lang natin ito. So, mag-atay ng tatlong sili. Tsaka hindi naman maanghang yan kasi i-ano yan. Saka mo lang siya
ipisilin kapag maluluto na. Tapos patis. So, ayan. Kumukulo na siya. Iniintay ko lang na medyo kumapal yung volume ng kulo. At saka ko siya lalagyan ng sinigang mix. Ayan. So, ganyan lang kasimple ang ano. Ito yung pinakasimple yung ulam. Kasi sinigang to. So, wala siyang gano'ng effort na gagawin. Or hiwa. Kasi, sibuyas lang naman na hinahiwa. Tsaka si, ano dito yung kalamansi ay kamatis. Kalamansi sa sasawan. So, mga ganito, gusto ko talaga buo yan. Tsaka yung dahon na yan. Na, ano, nasabi ko tuloy. Hindi. Kalo kasi nais ko yung labanos. Diba yung puti yung labanos, diba? Yung ano, puti. Na mahaba. Yung, ah, mustasa, yun. Ito yung favorite ng asawa ko, mustasa. So, yun ang favorite niya sa sinigang. Mustasa. La. Mustasa pala, nalimutan ko. Na labanos ko rin, sabi ko. Ayan, konti na lang, nalidissolve na yung miso. Okay. And isang pirasong bangus ang binili ko. Malaki siya. So, kaya ayan o. Lang yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim siyang slice kasi pinili ko na yung malaki. Para gusto ko din yung mataba din yung chan niya. So, ayan. Hiwa na siya galing sa palengke. And then, ilalagay na natin yung okra. Ito yung okra, dalawang piraso itong okra. Wait lang, hindi nag-focus. So, ayan, dalawang tali yan. Ayan. And then, yung plato na to galing to sa Japan Homes. So, ayan. Alam mo yung mga tag 88 lang na plato? So, ayan. Bumili ako ng apat. So, ayan. Ang ihuhuli lang naman natin ay fish. Tsaka yung mustasa. Kailangan maluto muna yung kamatis kasi para mag-add siya ng flavor, kailangan siyang madurog muna para yung katas niya nahahalo sa sabaw. So, yun ang nagpapasarap sa sinigang. Ayan. And then, hindi ko na siya tatakpan kasi saglit lang naman yung luto na to. So, antay lang natin siyang kumulo ng sobra and then maglalagay na ako ng powder. Alright, so gagamit ako ng Knorr hipon kasi gusto ko maasim. And then kalahati na ito, gabi din para malapot. So, wag muna natin siyang ubusin para hindi mag-overpower yung lasa niya. So, make sure na tansyado lang yung asim at lapot ng sinigang sa miso. Pero pag baboy, ang ginagawa ko sinigang, minsan nilalagyan ko siya ng repolyo, kaya kangkong. Pero pag fish talaga, mustasa ang gamit namin. Yan. So, ayan. Ito yung pinaka-convenient ng binili kong lutuan from Ilo and made siya ng Korea and then nasubok ko na siya. Ang ganda talaga niya and super non-stick siya. And yung shape na to is ginawa siya for sabaw talaga or anything with sabaw siya. Nilaga or anything kasi malalim. So kasha dito bali 2 kilo na pork, ganyan. O magtitinola ka ng chicken. So kasyang-kasya siya. Ayan. So, ayan. Maganda rin ang kulay. Actually, 2 colors to. Royal blue tsaka royal red. And then, maglalagay ako ng half din neto. Kasi grabe to. Gusto ko malapot din naman siya. So, ayan. Yan ang sekreto ng sinigang ko.
kalahating maasim, and then kalahating malapot. Ayan. So, nare-dissolve na yung ano, dissolve na yung miso. And then, pakukuluin ko pa to, and then, titikman na natin. And before that, maglalagay ako ng paminta. Mali ako sa paminta. Tuwing luto ako, gusto ko may paminta. Kasi nag-a-add din siya ng flavor. So, ayan, hindi ko na yung tatakpan. Hayaan ko na lang siya mag-boiled hanggang mag-thick na yung sauce niya ng konti. Ayan, so kumukulo lang. Ilalagay ko na ngayon yung fish. O natin yung ulo. Ayan. So, gumawa na ako ng vlog nito. Ano naman, paksiw. So, wala pa akong na-vlog na sinigang na bangus. So, ayan. Ano ito yan? Isang kulo lang yan, luto na yan. Alright guys, so ayan, ipapakita ko lang sa inyo. Testing lang natin. Ito yung packet ng kasama niya. Ito yung kasama sa package ng ilo. So, ayan. Lahat ng pan ko, 1, 2, 3, 4, pang-apat to, 24 centimeter to. So, isa lang yung sukat ng lahat ng pan ko, pero iba-iba yung shape at iba-iba yung style sa cooking. So, kaya isa lang ang binigay nilang libre kasi sukat naman siya sa lahat. Kasi same lang din sila ng size. It's 24 centimeter. So, ayan. Ayan ang pakit niya. Though marami akong ganito, kasi sa mga non-stick kong nauna. Pero ito yung pinaka-specific na pakit niya. Ayan. So, alisin na natin kasi luto na. And i-add ko na yung gulay. Ayan. Para makita niyo lang yung pakit niya. So, ayan. Hindi ako nagpuputo lang ganito. So, ganyan lang siya. And then, more gulay. Kasi, gusto ko na maraming gulay. Para less rice tayo. Kaya, sa gulay tayo bumawi. So, ayan, luto na actually yung sinigang natin. Ito na yung pinaka-last part na ilalagay ko, which is yung gulay natin. And then, pwede natin i-off na yung apoy kasi since na kumukulo siya, continue pa rin yung cooking niya and then hindi na kailangan ng malakas na apoy yung dahon. Kasi pwede nga siya kain ng fresh eh. So, ayan, i-off ko na ang gasol. Alright, so I hope you enjoy our sinigang sa miso na bangus. So, ayan yung ulam namin for today sa lunch. Thank you so much guys for watching.